Magandang umaga mga kamanukan. Ngayong araw, tuturo ko sa inyo kung paano maglapag ng sisiw sa lupa na hindi sila tatamaan ng mga sakit. Lalo na ngayon, malamig ang panahon, pag-ulan na. So, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga gamot na suplemento na ilalagay namin sa patubig ng sisiw natin para hindi sila atakihin ng sakit sa unang lapag nila sa lupa. Halina kayo, simulan na natin. So, itong unang-unang ginagamit ko guys para panghalo sa aking mga painom sa sisiw ko sa unang lagay ko sa lupa sa kanila, ito yung Premoxil. Subok ko na to guys, mga tatlong taon ko na itong ginagamit. So far, maganda yan naman yung resulta. Hindi nagkakasakit yung mga sisiw ko. Tsaka ito, unang-una guys, kapag nilapag ko yung sisiw ko sa lupa, nilalagyan ko talaga ng paracetamol. Kasi hindi natin alam, baka magkakalagnat yung mga sisiw natin, meron tayong depensa sa kanila. Tsaka meron din tayong red seal. Kasi itong red seal, mainit to sa katawan guys, sa mga sisiw natin. Magandang maganda to sa mga sisiw. Kaya hinahalo-halo ko sila. Lalo na ngayon, malamig ang panahon. Meron talaga akong red seal na hinahalo sa tubig nila. Tsaka, eto guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako maghalo. Lalo na kapag, kasi backyard lang naman akong yung manok ko ngayon. Wala na ako sa farm ng amo ko. Nag-separate na ako. Nagsarili na ako ng manok. Kaya, konti lang yung sisiw ko. Pero, mataas yung experience ako doon sa farm namin. Konti lang yung mortality. Siguro, sa tansya ko, mga 90% yung mga sisiw namin, lumalaki talaga ang healthy sa pag-aalaga ko doon. Kaya, pag-share ko sa inyo kung paano mag-timpla, anong gagamitin na gamot para sa mga sisiw natin na unang lapag sa lupa. Ito muna una topic natin ngayon. Sa susunod kong vlog, yung iba namang natutunan ko doon sa farm namin, nung tinatrabaho ang kong farm, i-share ko rin sa inyo ang lahat. Guys, meron din tayong itong measuring spoon. Ito ginagamit natin para matansya natin kung gano'ng karami yung Premoxil. Inalagay natin sa, halimbawa, siguro mga 15 heads yung sisiw mo. 15 heads yung sisiw na isasample natin. Meron tayong 1.25 ml na measuring spoon. Sa ganito kalaking nalagyan ng tubig. Tingin ko nito mga kalahati ito ng kalahati pa. Siguro mga 1/4 gallon ata. Guys, maghalo na tayo, no? So, unahin natin itong Premoxil. Ayan. Ayan guys, ha? Level lang yung yung measure natin para sa susunod nating timpla. Hindi marami, hindi short yung ano natin, yung pagtimpla. Tapos itong container natin guys, lagyan natin ng tubig konti para paglagay ng ng gamot, matutunaw kaagad. Hindi magkumpulan. Tapos na tayo sa Premoxil. Ito naman lagay natin guys, itong paracetamol. Yung measure namin sa paracetamol, halimbawa, 15 heads yung sisiw natin sa ganito kalaking container, mga 1 ml lang guys. Kasi 1 ml lang to eh. Ayan guys, pakita ko sa inyo. Ayan, meron na tayong paracetamol tsaka Premoxil. Pagkatapos ng paracetamol tsaka Premoxil, lagyan natin ng red seal. Yung red seal guys, hindi natin masyado damihan kasi hindi maganda sa sisiw kapag medyo madami yung sobra-sobra yung red seal. Teka guys ha. Medyo malalim na yung
Marami na akong nakukuha. Ayan, kuha tayo ng konti. Ayan. Demo ko lang to sa inyo. Pero meron akong ibang nilalagyan ng raid seal na doon ako kukuha. Kaso, naubos lang. Ganito guys, siguro mga 0.3 lang. Konti lang yung lagay natin. Ayan. Especially sa umaga. Mas maganda sa umaga tayo maglagay ng raid seal. Kasi malamig pa yung panahon. Para meron silang ano, pang depensa ba? Pang painit sa katawan. So, ayan na. Punuin na natin ito ng tubig. So, ngayon, meron na tayong natimplang vitamins saka gamot para sa season natin na unang lapag sa lupa. Ilagay na natin dito guys sa malaking lalagyan. Ayan. Kaya nilagay ko sa malaking lalagyan kasi para malaki yung espasyo nila na pag mag-inom sila, hindi sila nag-sisiksikan, saka maluwag yung ano nila, yung pag-inom. Punta na tayo guys sa sisyo natin. Okay, ayan, lagay na natin to sa ating mga alagang sisyo natin. Ayan. Pasok tayo ng konti. Lagay natin dito para mas maganda tingnan. Ayan. Make sure guys, sa pagpainom ng sisew, kung pwede, huwag nyo silang gugulatin. Kasi kapag nagunat yung mga sisew natin, maaari silang ma-stress. Tsaka kapag na-stress yung sisew natin, madali silang magkakasakit. Ayan, tignan mo. Imbis nilang uminom. Kasi siguro mga 5 minutes ko nang kinuha yung container nila. Nalagyan natin, nagtimpla tayo. 5 minutes ko natimpla yun. Kasi ang hirap kaya mag-vlog guys, di ba? Paano magtagalog ng matulin. Pero okay lang yan, at least hindi masyadong matagal. Iwasan natin na matagal yung sisiyo na naubusan ng tubig. Kasi kapag matagal silang naubusan ng tubig, uhaw na uhaw sila, ang bilis nilang uminom, inom sila ng inom, kaya yung iba nagkakasipon. Kinabukasan, nagkakasipon. Iwasan natin yan guys. Itong nilagyan ko guys, kanina, yung may damo yung lupa, mas maganda yung may damo kasi yung mga sisiyo natin, kumakain sila ng damo. Tip ko sa inyo guys, ang mga sisiyo natin, kapag lagi silang kumakain ng damo, malaki yung matutulong sa katawan ng mga sisiyo natin yan. Yung damo na yan. Tignan natin, siguro mga mag-withdraw tayo ng pagbigay ng gamot sa mga sisiyo. Siguro mga 3 araw, pwede na, balik na tayo sa vitamins. Kasi, na-adapt na ng katawan nila yung mga bakterya na nandito. Kayang-kaya na nila kasi may depensa na tayo. Uulitin lang natin yun guys, after 5 days. After 5 days, uulitin natin ang paglagay ng Primoxil at saka paracetamol. Uulitin natin yan, 2 araw, successive. And meron akong mahalagang sasabihin sa inyo guys, sa pagpapainom ng kahit vitamins ng sisew or gamot, kailangan talaga guys, every 4 hours, magpalit tayo ng tubig. Palitan natin to lahat, yung gamot. Kasi, pag matagal na yung gamot dyan, hindi natin napalitan, maaari yung pamahayan ng mga bakterya. Isa rin yan sa nakapagbibigay ng sakit ng mga sisyo natin. Kaya kung maaari, every 4 hours, magpalit tayo ng tubig. Kaya nga ako, nagtimpla ako, tansya ko lang. Siguro mauubos din nila mga 4 hours. Yung ganyan sa konti lang kasi sila guys eh. Kasi wala tayong pang-financing na malaki. Hayaan mo kapag malaki na yung financing natin, siguro madadami na rin yung sisyo natin na mapaproduce. Kasi sa ngayon, nagsasarili na ako ng pag-aalaga ko. Dito lang ako sa bahay ko, mayroon ako ang konting lote para makapagsimula ng konting pagmamanukan. So guys, huwag niyong kalimutan yung tips ko. And don't, please guys, unang-unang video ko to ngayon. Sana naman, suportuhan niyo naman ako. Please subscribe sa mga susunod kong mga videos. Mag-like, tsaka mag-comment naman kayo para pag-usapan natin guys, yung mga
anong mga gusto nyong pag-usapan tungkol sa mga sisiyo, sa pagmamanok, tsaka mag-request kayo kung anong gusto nyong vlog na makita o marinig. Try natin yung gawa ng paraan na mapag-usapan natin, tsaka magbigay tayo ng mga tips. Please guys, tulungan nyo naman yung mga kagaya ko na nagsisimula pang mag-vlog, tsaka mayroon naman akong mga experience para mag-vlog. Please like and subscribe. Kung pwede guys, mag-share naman tayo. Thank you and more power, mga ka-backyard breeder gaya ko. This is Bongski, ang inyong kamanukan. Thank you.